What's up mga ka-Big Bites? China, may mabigat na offer daw pala kay JB. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. May mabigat na balita muna tayo tungkol sa basketball icon na si James Yap, dahil official na nga siyang pumirma ng kontrata sa Blackwater Bossing, at ang kontrata nga na ito ay sinasabing lucrative o malaking kontrata talaga. Kaya nga kahit madaming offer na natanggap si James Yap mula sa iba't ibang mga teams at liga, sa Blackwater pa rin siya pumirma dahil sobrang laki daw talaga ang kontrata na inoffer sa kanya. Hindi lang basta pera ang pinag-uusapan dito, dahil maliban daw sa malaking sweldo ay nangako din ang Blackwater management pati na ang coaching staff, na mahabang playing time daw ang ibibigay nila sa kanya. Samantala, lumipat naman tayo sa usapan tungkol kay Justin Brownlee. Alam naman nating lahat na nandito na sa Pilipinas si JB dahil official nang natapos ang suspension niya. Sa katunayan ay kasama na nga siya sa practice ng Gilas ngayon. Pero alam din naman nating lahat na sa kabila ng pagtanggal ng suspension niya, ito naman ang ikinagalit ng China dahil may mga balitang nagsasabi na hindi daw talaga sila masaya sa pagka-lift o pagkatanggal ng suspension nito. Pero ayon naman sa mga source, may hidden agenda daw pala ang China kung bakit ganun ang reaction nila. Dahil may mga teams daw sa CBA na balak siyang kunin import, at hinihintay lang nilang matapos ang season bago siya kunin. Ito pa ang mas mabigat, dahil ang plano daw sana nila ay doblehin ang offer na natatanggap ni JB sa Gilas, tapos kapag nakuha na nila ang rights niya ay hindi daw siya papayagan maglaro sa Gilas at pipigilan daw ito ng team na kukuha sa kanya. Kung totoo man ang mga balitang ito, ngayon alam ko na kung bakit nagagalit talaga ang China at ang Chinese Basketball Federation sa paglift at pagtanggal ng suspension niya. Ayaw pala talaga nilang makapaglaro ito para sa Gilas. Kung ako naman ang tatanungin, hindi na nakakapagtaka kung bakit ganito ang mga kumakalat na balita lalong-lalo na sa social media, dahil alam naman kasi natin na si Brownlee talaga ang dahilan ng pagbagsak ng Chinese Basketball Federation. Kaya naman natatakot na siguro sila na baka maulit muli ang Justin Brownlee curse sa kanila. Kaya naman ngayon ay alam na natin ang dahilan kung bakit ayaw siyang maglaro ng Basketball Federation sa China. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi niyo sa mga balitang ito? I-comment mo naman ang opinyon mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.